Bata pa ako, naririnig ko na yung mga kwentong aswang sa lola ko. Mga kwentong aswang na hindi kinasasawa ang panoorin ng mga Pinoy. Sa dinami-dami na ng mga kwentong ganyan, mayroong isang mama noong dekada 50 na kinatakutan sa isang bayan sa Iloilo. Lo, aswang po si Kapitan Gimo? Eh paano kung hindi naman talaga aswang si Kapitan Gimo? Eh kung sila nga. Eh di wow. Bago pa nausay ang mga hugot ni Popoy at ni Basha, ng Jadine, Katniel at ng Aldab, at bago pa naipalabas yung Twilight na yan, mayroon ng dalawang kaluluwa na pinagtagpo ng tadhana na siyang pinag-ugatan ng masustansyang kwento ng buhay ni Tenyente Gimo. Kung gusto kong maglakad ng malayo, maglakad daw ako ng may kasama. Makakahanap pa rin siya ng isang dahilan para kumapit sa relasyon namin. Mabuti na yung nasa malayo ka mag-aaral, Ella. Para mapalayo ka sa lalaking yun. Po? Napaandaman ko na ikaw! Nakuntaktan mo na ang anak mo! At saan ko anak mo? Subukan ba! Magkasing lalim lang at magkasing dami lang ang luha ng mga aswang at ang mga katulad nating tao. Marunong din sila masaktan, umasa, kiligin at main love.